Hallelujah! Maraming salamat sa Panginoon, minsan pa sa gabing ito, sapagkat tunay ngang araw-araw nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon at tapat, hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Salamat sa Kanyang katapatan, pinasisikat niya ang araw sa mabuti't masama. Salamat sa bawat araw na ginigising tayo at tayo pinupuno ng biyaya. Salamat sa lahat ng favor na patuloy nating nararanasan. Tunay nga, sa bawat araw, lagi tayong merong ipagpapasalamat sa Panginoon. Ang puso natin dapat hindi napapagod at hindi natatapos sa pagpapasalamat sa bawat araw. Kasi nga, pinag-aralan natin kagabi, kapag may puso kang laging marunong magpasalamat, ay tunay nga yung continuous blessing ni Lord ay patuloy mong mararanasan. Sa gabing ito, minsan pa, samahan niyo po ang yung lingkod, ang lingkod ng Diyos na gagamitin niya sa ating kalagitnaan, nabubuhay sa biyaya, ginagamit dahil sa biyaya ng Diyos. At kasama po ang Las Piñas District Workers, ang mga manggagawa ng Las Piñas na patuloy nga naging masisipag at tapat na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang manalangin po para sa atin. Pero sa gabing ito, makinig po kayo. May mensahe po sa atin ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Mark chapter 9 verse 3. Ang sabi po sa Mark chapter 9 verse 3, "If you can," said Jesus, "everything is possible for him who believes." Sa Tagalog, kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga ang mga salita mo ay laging handa na kami, Panginoon, ay busugin. Ang mga salita mong makapangyarihan ay laging handa upang kami abutin. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, buksan mo ang aming puso. Increase our faith, Father God. Dagdagan mo ang pananampalataya namin sa tuwing kami makikinig na iyong mga salita. Marami pong salamat sa Espiritu Santo ng Diyos namin na laging handa upang kami samahan, humipo sa puso ng bawat nakikinig, at ang Espiritu Santo na Diyos namin na lagi namin kasama, na halaging handang pahiran ang labi ng lingkod mo, na ang bawat salita, panalangin na mo namumutawi sa labi ng lingkod mo, pinapahiran mo ng kapangyarihan mo upang patuloy na maging pagpapala sa bawat makikinig. Pagpalay mo po ang bawat nasa kanilang mga tahanan. Salamat sa oras na minsan pa binigay nila para sa iyong gawain at sa iyong mga salita. Salamat! Ang presensya mo'y laging nakalaan sa mga anak mong nauuhaw sa iyo. Busugin mo kami, Lord. Nagugutom sa presensya mo. Abutin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Lagi kaming nakahanda at willing na maranasan ka sa buhay namin. Salamat! Ikaw ang nagsabi, ang humahanap sa iyo ay nakasusumpong. Salamat po sa iyong presensya sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So magandang gabi po. Minsan pa, ito pong kwento na ito, sabi din po dito, ay babasahin ko muna po. Kasi dito po sa Tagalog ang pagkakasabi, parang medyo, sabi dun sa verse 21, kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Verse 22, madalas sumagot ang ama, madalas siyang, sabi dun, tanong ni Jesus sa ama, mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis ito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. So tinanong niya si Jesus, kung may magagawa po kayo. Kaya sumagot si Jesus sa verse 23, kung may magagawa, parang ganyan ang anong tono ni Jesus, kung may magagawa ako, parang ganon. Pero sabi niya, kaya dinugtungan niya, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. So itong kwento na ito ay mayroon po tayong matututunan. Kinakausap po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Bakit kaya ganun ang sagot ni Jesus sa tanong nitong ama ng batang inaalihan? Kasi ang sabi sa kanya nung ama, kung may magagawa po kayo, kung. Kaya sumagot si Jesus, kung may magagawa, kumbaga, kay Lord, kasi wala yung kaya, mapangyayari ang lahat sa taong may pananalig. Kaya sa gabing ito, yan po mensahe sa atin ng Panginoon. Ito po yung tanong,
Why do we go to others to have them pray for us? Bakit tayo pumupunta sa ibang tao para ipanalangin tayo? Bakit tayo humihingi ng prayer request? Bakit tayo humihingi ng panalangin sa mga taong alam natin, sa mga pastor natin, o sa mga kamanggagawa natin? Bakit po? Is it because we have more faith in their faith than we do in our own faith? Ito ba'y dahil may pananampalataya tayo sa pananampalataya nila kesa sa pananampalataya natin sa pananampalataya mo? O ulitin ko, bakit tayo pumupunta sa ibang tao para ipanalangin tayo? Bakit? Dahil ba may pananampalataya tayo sa pananampalataya nila? O nang higit sa pananampalataya mo sa sarili mo? Yan po yung tanong. Sabi nyo, if we can believe in the faith of others, why not believe in the faith of God that lives within us? So, bigyan natin para maliwanag. Kung nananampalataya ka, kaya ka lumalapit kay Pastora Janet para ipag-pray ka, lumalapit ka, nagre-request ka. Ibig sabihin nun, may pananampalataya ka sa pananampalataya ni Pastora Janet. Yun yung senaryo, kaya ka nanghihingi ng panalangin. Kasi nananampalataya ka na yung panalangin ni Pastora Janet ay malaki ang, ibig sabihin, tutugunin ng Diyos. Nandun dun yung faith mo. Pero ang tanong, hindi ka ba nananampalataya sa Diyos na nagbigay ng pananampalataya kay Pastora Janet, na yung Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa kanya, pwede ka ring bigyan ng pananampalataya? Yan po yung sasagutin natin. Sabi doon, if we can believe in the faith of others, kung naniniwala ka sa pananampalataya ng iba, why not believe in the faith of God? So kung nananampalataya ka sa pananampalataya ni Pastora Janet, pananampalataya ni Sister Cora, sa pananampalataya ni Sister Babes Madrid, dapat nananampalataya kang higit sa pananampalataya ng Diyos. O di po ba? Sabi doon, that lives within us, ay yung Diyos kasama natin. Yung Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. So kung nananampalataya ka sa prayer ng iba, sa pananampalataya ng iba na siya itutugunin ng Diyos, dapat higit ang pananampalataya mo sa Diyos na nananahan sa iyo. Okay, so clear yan. Is it not the name, the same God kind of faith? Yung bang Diyos na nagbibigay ng pananampalataya kay Pastora Janet, hindi ba yun yung Diyos na nananahan sa'yo na pwedeng magbigay ng pananampalatayang katulad ng pananampalataya ng iba? So yan po, sasagutin po natin yan. Tingnan po natin yung kwento. Ulit, babasahin ko po. Marcos chapter 9 verse 18. Tuwing aalian siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Kinukwento nung ama yung nangyayari sa kanyang anak. Hiniling ko po sa inyo mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, dalhin niyo rito ang bata. So yun po yung unang senaryo. Sa verse 18, demonic possession was responsible for the boy's condition. So ang problema, yung bata may demonic of possession. Sabi doon sa verse 19, unbelieving generation. Diba? Kinuwento niya, dinala ko po sa disipulo niyo eh. Pero hindi po napaalis yung masamang demonyo. Yung demonyo na umaalipin doon sa bata. Kaya sumagot ni Jesus, sabi ni Jesus eh, lahing walang pananampalataya hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, sabi ng Panginoong Jesus. So, sa verse 19, unbelieving generation, this cry of Jesus reveals His great disappointment with them, especially to His disciples. Kumbaga na-disappoint si Jesus sa mga disipulo niya at sa mga taong nakapaligid, sabi niya, unbelieving generation. Kapatid, uulitin ko, hindi masama, ito yung pag-aaralan natin, hindi masamang humingi ng panalangin sa iba, especially sa pagsapastor mo. That's normal. Pero gusto ng Diyos, hindi laging ganyan. Dapat nag-i-increase ang pananampalataya. Kung ngayon humihingi ka ng panalangin, darating ang araw, sa'yo na hihingi ng panalangin ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi yung pananampalataya, nag-i-increase. Ang pananampalataya lumalaki mula sa no faith, magiging small faith, nagiging big faith, magiging great faith.
So yung faith, pwede palang ma-enhance. Pwede palang mag-increase. Kaya kung ngayon humingi kayo ng panalangin, hindi po yan masama. Pero mag-aim ka na yung pananampalataya mo mag-increase. Kasi sabi ni Jesus eh, lahing walang pananampalataya, ayaw ng Diyos na ang manatili tayong walang pananampalataya. Ayaw ng Diyos na yung pananampalataya natin. Sabi nga, kasing liit lang ng butil ng mustasa. O, mapapalipat mo ang bundok, kaya ayaw ng Diyos, wala kang faith. Dapat unti-unti na e-enhance, nag-i-increase. Yan ang gusto ng Diyos. Bakit? Sabi niya, everything is possible for him who believes. Ang may pananalig, lahat pwedeng mangyari, di ba? Sa taong mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaya gusto ng Diyos na mag-increase ang faith natin. Ituloy po natin. Ang sabi doon sa verse 23, ito, sagot ni Jesus. Sa verse 21 muna, kailan ba siya inaliha ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama, mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Verse 22, madalas siyang ihagis dito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Yung salita ng Ama, kaya kung may magagawa ka, Jesus, yun ang sabi niya, paraphrase natin, sinagot siya ni Jesus, may magagawa ako? Parang naano si Jesus dun sa sinabi nung ano eh, nung tatay, kung may magagawa ako, eh sa Diyos nga, walang, eh, kay Jesus, walang impulso. Kaya ang sagot niya, may mapangyayari ang lahat sa taong may pananalig. Kaya sinagot siya ng Panginoong Jesus doon. Anong gusto pa rin sa atin? The question was not whether Jesus had the power to heal the boy. Ang tanong hindi naman na si Jesus ay kayang pagalingin yung bata. Ang tanong, but whether the father had faith to believe it. Pero ang tanong, ang tatay ba'y may pananampalataya na may magagawa si Jesus? Hindi naman yung kakayanan ni Jesus ang tinatanong, kasi lahat kayang gawin ni Jesus. Ang question dito, yung pananampalataya ng tatay. Kaya sabi doon, a person who truly believes will set no limits in what God can do. Dahil kapag may pananampalataya ang tao, walang limit ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya pala gusto ni Jesus mag-increase yung faith mo. Dahil pag may pananampalataya ka, walang limit ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Ayaw niyan lagi kang nakaasa sa pananampalataya ng iba. Alam niyo ba minsan ang healing? Ang healing minsan, pag nag-pray ka sa may sakit, pwedeng gumaling ang may sakit dahil sa pananampalataya ng pastor na nanalangin. Pero yung may sakit, walang pananampalataya. Pero pwedeng gumaling. Bakit? May pananampalataya ang pastor. Pwede din. Yung may sakit, gumaling. Bakit? Kasi yung may sakit, may pananampalataya. Yung nananalangin, wala. Ang i-honor ni Lord yung faith. Kung sino ang may faith. At mas maganda, may faith yung may sakit, may faith pa rin yung nagpe-pray. Kasi pag ang may faith ay yung pastor, pag umalis ang pastor, yung sakit pwedeng bumalik. Kasi walang faith yung may sakit. Naiintindihan po natin. So dapat ikaw mismo, kahit ipanalangin ka ng pastor, pag ang pastor nawala, ang pastor hindi, walang time, ang pastor hindi ka na ipag-pray, paano na yung prayer mo? Paano na yung ano mo, yung hinihingi mo kay Lord? Hindi pwedeng lagi ang faith ng prayer mo, yung faith ng hinihingi mo at yung gagawin ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng laging nakasalalay sa faith ng pastor o sa faith ng taong nananalangin sa'yo. Dapat darating ang araw parang bata, kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kaya, hindi masama, sinasabi ko ulit, pero dapat nag-i-increase. Pag-aralan natin, bakit po? Sabi doon una, God has dealt to each one a measure of faith. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Sabi doon, sa Romans 12:3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag niyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay niyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So, ibig sabihin, ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So lahat tayo, nagsisimula ang pananampalataya nung ikaw ay niligtas. Tumanggap sa Panginoong Jesus, nanampalataya ka na ikaw ay ligtas na nung tinanggap mo si Jesus. It's by faith eh.
Doon po nagsisimula. So yung faith dapat nag-i-start sa small, dapat nag-i-increase. Ano pong sabi doon? Kaya sabi doon, God has dealt to each one a measure of faith. May iba-iba tayong faith. Parang ang faith mo, ito lang. Pero dapat nag-i-increase. Maring yung faith niya, ito na. Pero dapat nag-i-increase pa rin. Hindi pwede na lagi tayo nakasandal sa pananampalataya ng iba. Paano kung dumating yung time, yung taong sinasandalan mo na pananampalataya hindi available, kinuha na ni Lord. At kung dumating ang time na ang Diyos ay dumating at kinuha na, naiwan ka, paano yung pagtatanggol yung pananampalataya mo? Kaya dapat may sarili tayong pananampalataya. Pangalawa, ano sabi doon? Faith comes from hearing the gospel. Paano po magkakaroon ng pananampalataya? Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya nga mahalagang nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga may bed of promises eh. Lahat ng pangako ng Diyos dito pinapangaral. Bakit? Para mag-increase ang faith mo. Darating ang araw, ikaw na walang pananampalataya, ayaw ni Lord, pumayag na dumating ang Diyos, datnan ka na wala ka pa rin pananampalataya. Dapat habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nag-i-increase ang faith. Bakit ayaw ni Lord na ang faith manatiling bata? Ayaw ni Lord habang panong ganyan ang pananampalataya mo, kasi ang faith nag-i-increase po yan. Kaya sabi nun, faith comes from hearing the word of God. Obviously, that faith is in God, but it has been deposited within us and has the potential to receive all that God has promised. May potential tayong lahat na tanggapin yung pangako ng Diyos. Yung Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa akin, in-enhance ko yung pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At pakikinig ng salita ng Diyos, pinasok ko sa puso ko, pinanampalatayanan ko, dineklara ko, at yung pananampalataya ko nag-i-increase habang ang salita ng Diyos araw-araw dinideklara ko sa buhay ko. Faith cometh by hearing and hearing. Kaya nga ang salita ng Diyos dinideklara lagi para magkaroon ka ng pananampalataya. So, yung Diyos na nagbigay sa akin ng pananampalataya, yun din yung Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa iyo. Ngayon may pananampalataya ka, ikaw ang gagawa ng paraan para mag-increase yan. Paano? Hearing and hearing by the word of God. Declaring the word of God para marinig mo, magkaroon ka ng pananampalataya sa puso mo. So, yun po. Mahalaga po yan. Sabi doon, we each have faith to believe God for everything that His grace has provided. But we often have no faith in that faith. Why? Si Lord ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Pero sabi doon, pero wala tayong pananampalataya sa pananampalatayang binigay ng Diyos sa atin. So kung ang binigyan ka ng Diyos ng small faith o wala kang faith, dapat ngayon meron na. Aba, isang buwan na ang bed of promises, baka na, ibig sabihin hindi, wala ka pa rin pananampalataya sa Panginoon. Isang buwan na ang bed of promises, sa mga word of God na naririnig mo, dapat nag-i-increase na ang faith mo, na ang Diyos tumutugon, na ang Diyos makapangyarihan, na ang Diyos hindi sinungaling, na ang Diyos may magagawa sa buhay mo. Out of nothing, God can produce something. Sabi ni Lord, hindi magagawa ng tao, magagawa ko sa buhay mo. May mahirap ba sa Diyos? So dapat nag-i-increase kapatid, parang bata, hindi nananatiling bata, dapat darating ang araw, dependent ka na. Hindi ka na nakasandal, may sarili ka ng pananampalataya. Tuloy po natin, ang sabi po doon, because bakit yung iba, ano, hindi sila nananampalataya sa pananampalatayang binigay ng Diyos sa kanila. Bakit? Because we are far too conscious of our weaknesses and failures. Kasi masyado kang conscious sa weaknesses and failures mo. Kaya kapag magpe-pray ka, nagda-doubt ka kung tutugunin ka. Kaya pag magpe-pray ka, nagda-doubt ka kung gagawa ang Diyos ng Himala. Kapatid, ang pananampalataya na kasalalay sa paniniwala mo, hindi sa ginagawa mo. Basahin po natin. We judge ourselves unworthy and look to the faith of others to see us through. Minsan kasi tinitingnan natin yung sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya ginajudge natin yung sarili natin, mas tingin natin mas karapat-dapat ang iba. Kapatid, lahat tayo naging karapat-dapat lang dahil kay Jesus. At yun ay pinag
in-enhance lang yung pananampalataya, yung relasyon sa Panginoon. Tingnan po natin ang istorya nitong isang babae na hindi karapat dapat tumanggap, pero dahil sa faith niya, kung minsan tinitinan mo sarili mo, deserve mo bang tumanggap? Deserve mo bang sagutin ni Lord ang prayer mo? Deserve mo ba, Lord? Deserve ko bang answered prayer? Deserve ko bang makaranas ng himala mo? Deserve ko ba, Lord, na gumawa ka sa buhay ko? Abay, kapatid, deserve mo. Wala, dahil kay Jesus, kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Pakinggan mo ang kwentong ito. Matthew 15. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. Ha? Humihingi siya ng tulong pero hindi siya pinansin ni Jesus ni gaputok. Ngunit gaputok may di lumingon si Jesus, di tumugon si Jesus, at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo, at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit, sabi niya, sabi ng mga disipulo, Panginoong Jesus, tugunin mo na, abutin mo na Panginoon sa iyong inibigay mo na yung hinihingi niya. Kasi sunod ng sunod eh, ang ingay-ingay, sabing ganun. Anong sagot ni Jesus? Ako'y sinugo lang ng Ama sa mga Israel, sa tupa ng Israel. Hintil kasi ang babae, ang Israel kasi Hudyo. Hindi ako sinugo para sa mga hintil, sinugo ako para sa mga Hudyo. Yun ang sinagot ni Jesus. Pero sabi ng babae, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Diba? Yung pagkain ng mga anak, yung pagkain ng Israel, hindi pwedeng ibigay sa tuta, mga hintil. Kasi ang hintil, hindi bayan ng Diyos. Anong sinagot ng babae? Sabi ng babae, tunay nga po, Panginoon. Tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong na lalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Diba? Opo, Panginoon, totoo yun. Tuta ang mga hintil kasi hindi kami bayan ng Diyos. Pero kahit ang tuta, nag-aantay ng mumong na lalaglag mula sa pagkain ng anak. Kaya pwedeng makakain ng tuta dun sa mumong na lalaglag sa pagkain ng anak. Sumagot si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Kapatid, hindi deserve ng hintil. Hindi niya deserve ang himala. Pero dahil sa laki ng kanyang pananampalataya, tinugon siya ng Diyos. Kapatid, ang pananampalataya hindi nakasalalay sa gawa mo. Pananalig mo, paniniwala mong makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo, tinatawagan mo, na may magagawa si Jesus sa buhay mo, na pag sinabi ng Diyos, magaganap, na walang imposible sa Diyos, lahat kayang mangyari sa taong may pananalig. Sa gabing ito, huwag mong tingnan ang sarili mo, tingnan mo, makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kahit tuta ka, may karapatan ka, basta may may pananampalataya ka. Tayong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. At sa oras na ito, by faith, atin pong don't doubt the power of faith within you. Huwag kang mag-alinlangan sa pananampalatayang binigay ng Diyos sa puso mo. Meron yan. Meron yan. Tinitingnan mo lang ang sarili mo. Tinitingnan mo lang ang kahinaan mo. Tinitingnan mo lang yung kung sino ka. Huwag yan ang tingnan mo. Tingnan mo yung Diyos na nagbigay ng pananampalataya. Gusto niya, gamitin mo yan. Gamitin mo yung pananampalatayang yan dahil you cannot please God without faith. Gusto ng Diyos manampalataya kang may magagawa siya sa buhay mo. Okay, sabi doon, believe that God has given you the potential to believe every promise and receive every blessing. If you are a believer, His faith lives in you. Kung mananampalataya ka ni Jesus, ng Diyos, mayroong siyang faith na nilagay sa puso mo. I-enhance mo lang yan. Gamitin mo lang yan. I-deklara mo lang yan. May magaganap. Hindi babalik ang salita ng Diyos na walang magaganap sa buhay mo. Babantayan niya ang bawat salita ng Diyos na dinideklara ng bibig mo, ng iyong labi, na babantayan niyang magkaroon ng kaganapan sa buhay mo. Kapatid, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, ang pananampalataya mo, may magagawa yan sa buhay mo.
Okay? So let us pray sa gabing ito. Tayong lahat ay yumukot manalangin. Kapatid, ano gusto mong hingin sa Diyos sa gabing ito? Hindi masamang humingi ng panalangin sa iba. Dahil sabi din ng Lord, magpanalanginan tayo. Pero gusto ng Diyos, ma-increase ang pananampalataya mo. Kung nananampalataya ka sa pananampalataya ng iba, ng mga pastor, ng mga worker, ng mga cell leader, kapatid, yung Diyos na nagbigay sa amin ng pananampalataya, yun din ang Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa puso mo. Meron, i-enhance mo lang. Paano? Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos at yung napakinggan mo, lagay mo sa puso mo at yung nasa puso mo, ideklara ng labi mo. Kada dinideklara mo yan, nag-i-increase the faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Panginoon, sa gabing ito, lumalapit po kami sa iyo. Increase our faith, Father God. Kung paanong sinagot ng lalaki Panginoon, sumagot ang lalaki Panginoon kay Jesus at ang sinabi ng lalaki kay Jesus sa kanya pong kanyang sinabi, Panginoon, ito po ang sinabi niya, Panginoon, patawarin mo ko. Sabi po dito, sumagot, kung may magagawa, kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan niyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Sabi niya, di ba, have pity on me and help us. Sabi niya ganun, increase my faith. Humingi siya ng tulong sa Panginoong Jesus. Sabi niya, I do believe, help me overcome my unbelief. Since human faith is never perfect, belief and unbelief are open mix. Sabi ng ama ng bata, Panginoon, nananampalataya ako. Tulungan mo ako, Panginoon, mawala ang aking pagdududa sa iyo or yung unbelief ko. Kaya sa gabing ito, isuko natin sa ating sa Panginoon. Lord, kung meron ka nakikita, Panginoon, doubt sa puso namin, alisin mo, Panginoon. Dahil tunay nga, hindi ka namin malulugod. Hindi kami, hindi, we cannot please you, Panginoon. We cannot please God without faith. Hindi ka pwedeng malugod sa amin kung wala kaming pananampalataya. Gusto mo, Lord, may faith kami, Lord. Kaya sa gabing ito, Lord God, tanggalin mo, Panginoon, ang mga doubt sa puso namin. Tanggalin mo, Panginoon, yung mga alinlangan, mga bagay na nilalagay ng kaaway sa puso at isipan namin, Lord. Tanggalin mo, Panginoon, huwag kami mag-focus kung sino kami, kung ano yung kakulangan namin. Huwag kami tumingin sa sarili namin. Ang tingnan namin, manampalataya kaming may magagawa ang Diyos sa buhay namin. Kaya sa gabing ito, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith, Father God, sa mga salita mong aming napapakinggan. Tumimo sa puso namin at ang pananampalataya. Dahil sabi mo, Lord, darating ang araw, pagbalik ng Diyos, mayroong kaya siyang matagpo ang taong nananampalataya sa Kanya. Kaya Lord, nawa, huwag habang panahon kami, datnan mo, Panginoon, na may doubt sa puso namin. Increase our faith, Lord God. At Lord, sa gabing ito, ginagamit namin yung pananampalatayang binigay mo sa amin. Nananampalataya kaming may magagawa ka. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Lord God. Sabi mo, magaganap, mapangyayari ang lahat ng bagay sa taong may pananalig. Kaya Lord, we believe, nananampalataya kami sa kaligtasan ng buo naming sambahayan. Nananampalataya kami sa kaligtasan ng kanilang mga asawa. Nananampalataya kami sa kaligtasan ng aming mga anak. Nananampalataya kami in Jesus' name by faith na kami pinagaling mo na. Lahat ng taong may sakit at karamdaman, ibinangon mo na, Panginoon. Nananampalataya kami. Dakila kang manggagamot, Father God. Salamat, Lord, nananampalataya kami. Ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Bubuksan mo ang durungawan ng langit. Ibubuhos ang pagpapala sa mga anak mong nananampalataya sa iyo. Nananampalataya kami. Ikaw ang mamamagitan sa bawat sirang relasyon. Nananampalataya kami. Ikaw ang may pagpoproteksyon sa mga anak namin. Cover them with your precious blood. Nananampalataya kaming iniingatan mo ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, nasa probinsya, nasa barko, nasan man sila. Nananampalataya kami, Lord God, na ikaw ang nag-iingat sa kanila. Nananampalataya kaming may ginagawa ka sa buhay namin, Panginoon. May ginagawa ka sa aming pananampalataya. May ginagawa ka, Panginoon, sa relasyon namin sa iyo. May ginagawa ka sa karakter namin. May ginabago ka sa puso namin. May binabago ka sa isipan namin. May binabago ka sa amin, Lord. Nananampalataya kami. May binabago ka sa buhay namin. May binabago ka sa puso ng mga mahal namin sa buhay. Lord, nananampalataya kami, Lord God, na isang araw babalik ka
kukunin mo kami upang makasama sa kalangitan. Nananampalataya kami, Panginoon, lahat ng hiniling namin, Panginoon, yung maghahanap ng trabaho, nananampalataya kami, ikaw ang magbibigay sa kanila ng trabaho. Yung mga merong babayaran, Panginoon, nananampalataya kami, ikaw ang magpo-provide ng kanilang mga babayaran. Lord, yung mga tao, Panginoon, na merong mga bagay na hinihingi sa iyo, mga kahinaan, mga pag-uugaling hindi maganda, mga bagay na ayaw nila sa kanilang sarili, nananampalataya kami, binabago mo kami from glory to glory. Salamat po sa gabing ito. We receive it by faith in Jesus' name. Increase our faith, Lord. Lagi naming ideklara ang mga salita mo, Panginoon, na aming laging narinig at pinag-aaralan, at doon unti-unti mag-i-increase ang aming pananampalataya. Dahil sabi mo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dahil ayaw mo na datnan kaming walang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pananampalatayang nilagay mo sa puso namin. At by faith, we receive answered prayer. By faith, we receive healing. By faith, we receive provision. By faith, we receive protection, Lord God. By faith, we receive change heart, Father God. From glory to glory, Father God. By faith, Father God, we receive, Father God, yung mga pangako mo sa aming mga buhay. We receive salvation. We receive everything. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kagalakan galing sa iyo, Panginoon. Pag-iingat, Panginoon. Malusog na pangangatawan. Mahabang buhay, Panginoon. We receive it by faith in Jesus' name. Amen and amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat. So sa gabing ito, lahat ng pinag-aralan natin sa Bed of Promises, ideklara mo lagi bago ka matulog para mag-increase yung faith mo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ayaw ng Diyos na datnan tayong walang nananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya, nag-i-increase, nag-e-enhance po yan. Huwag mong hayaang manatiling maliit o small faith. Kailangan maging great faith po yan. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Po sa pangalan ni Jesus. God bless po.